Panginoon ay purihin. Ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin. Ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may dika ng langit. Dagat at lupa ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa lahat. Ginugunita natin ngayon si San Ignacio ng Antioquia, obispo at martir. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang banal na katawang sambayanan mo ay iyong binibigyang kagandahan sa pagpapahayag ng pananampalataya ng mga martir mong mahal, ang ipinagdiriwang ngayong pagkatampok sa pagpapasakit ni San Ignacio'ng ang kadakila ay dito na kamit, ay magpalakas nawa ng aming loob palagi sa bawat saglit sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Iniahayag nito na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pagiging pamamagitan ng pananampalataya ayon sa nasusulat. Ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Nahayag mula sa langit ang poot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag,
yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likhay niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya wala silang may dadahilan. Kahit nakilala na nila ang Diyos, siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimla ng kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila ay nagmamarunong, ngunit lumitaw na hangal nang talikda nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nilalang na nagsisigapang. Kaya hinayaan sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikda nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ang kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kong sabagay at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Magsitayo na po ang lahat. Ang salita ng Diyos, kanap nitong natatalos, tanang ating ninolob. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inanyayahan ng isang Pariseo upang kumain. Kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang Pariseo nang makita niyang
kumain si Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kaniya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas na siya ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Sa atin pong ebanghelyo, may ibang aspeto tayong dapat tanggapin sa pagkatao at pagkadiyos ni Jesus. Kung palagi tayong sumasabay sa pamamalakad at pamantayan ni Jesus kapag siya ay nakikitungo sa mga tao, mapapansin ninyo at inyong mapag-iiba na iba ang pangungusap na ginagamit ni Jesus sa harapan ng mga eskriba at Pariseo. At iba naman ang degree o pamamaraang ginagamit ni Jesus sa harapan ng mga ordinaryong tao. Dahil magkaiba sila ng pamantayan sa buhay, kaya ibinabagay ni Jesus kung anong klaseng pamantayan ang dapat para sa kanila. Kaya po sa Ebanghelyo ngayon, medyo mabigat, diretso at masakit. Kung ikaw ay isang Pariseo, masasaktan ka sa kaniyang salita. Kayong mga Pariseo, directly, diretso na sinabi ni Jesus, kayo na mga Pariseo. Hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Ano pong ibig sabihin ito? Na ang mga Pariseo ay mahihilig lamang sa ritual, mahihilig lamang sa panlabas kung ano ang pwede nilang ipakita na sila ay magagaling at marurunong na tao. External. Para masabing sila'y sumusunod sa batas. Para masabi nilang sila'y sumasamba ng tama. External ang kanilang pinapakita. Kaya anong tawag ni Jesus sa kanila? Mga hangal. Sa English nga, you fool. Sa Tagalog, alam natin yon, hindi lamang hangal, mas malalim pa, di ba? Parang kumbaga sa lengguwahe natin, kayo mga G-A-G-O. Yun yung gustong sabihin. Mga hangal, ang hihilig ninyo sa mga panglabas na anyo, pero sa katotohanan, ang kalooban ninyo ay katulad ng mga libingang puro inuuod sa loob. Kaya siya ay nagbigay ng challenge, ipamahagi ninyo sa mga dukha ang laman ng sisidlan. Hindi mahalagang hugasan, ang mahalaga yung laman ng pinggan na ibinibigay ninyo sa mga dukha. Sapagkat kung ano ang laman at kung ano ang nasa loob ng laman ay nilikha ng iisang Diyos.
Mahirap, pero ito ang pinanggigising ng Diyos sa ating lahat. Baka tayo sa ating pamumuhay ay mahihilig din sa external manifestation. Baka nandun lamang tayo sa panglabas, pero sa katotohanan, ang loob natin hindi tunay nananampalataya. Baka nandun lang tayo sa mga bagay na nanakikita ng iba, pero yung kalooban hindi nakikita. Tandaan po natin kung ano ang ating inilalabas ay iyon ang nilalaman ng kalooban. Kung tunay tayong nananampalataya sa Diyos, huwag nating bigyang pansin ang mga external manifestation na minsan ay mali dahil ito ang sarili nating pananaw. Ang katotohanan, nalalaman ng Diyos ang tunay na nasa loob nating lahat. Ang laman ng puso ang siyang mahalaga kesa sa mga panlabas or external na mga bagay. Meron po akong namisahan sa isang malayong lugar. Bago magmisa sa patay, po yung aking misa. Bago magmisa, ang sabi nung isang manong, "Father, bago po tayo pumasok sa kapilya, ay magpapatay po muna kami ng manok. At yung dugo ng manok ay ilalagay bilang krus sa lahat ng mag-anak nung namatay." Maraming ganun. Puro external na wala namang kaugnayan sa kaligtasan ng kaluluwa ng taong namatay. Para po saan ang aking tanong? Yun po kasi ang aming tradisyon. Yun ang aming kultura. Eh sige po. Kung gagawin ninyo yan, bago magmisa, ako po ay uuwi na. Total, inilalagay ninyo at ikinukonekta ninyo sa inyong ginagawang dugudugugang ang kaluluwa ng tao, eh di kayo na ang marunong. Hindi ko po mimisahan. Pangit ng ugali ni Father, hindi po. Ito ay pagmumulat sa ating lahat na walang koneksyon ang lahat ng external practices para maligtas ang kaluluwa ng tao. Sapagkat ang tunay lamang na kailangan ng tao ay ang panalangin ang kaniyang kaluluwa ay tanggapin ng Diyos sa kaniyang kaharian. Baka po tayo rin ay marami pang external practices na hindi naman talaga mahalaga. Katulad ng sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, "Ang galing-galing ninyong tumingin, maghuhugas ng kamay bago kumain." Practices nila yun noon. Yung mga plato, madami-dami nilang practices na hindi nakakatulong. Kaya si Jesus ang nagsabi, baka hanggang ngayon, tayo na hindi sumusunod ay mga hangal pa rin. Tingnan po natin ang ating kalooban at puso upang maikonekta natin
sa tunay na mensahe ng Diyos ay ang kaniyang pag-ibig at ang kaniyang awa. Wala na pong iba. Magbawas tayo ng hindi naman talaga mahalaga. Ang idagdag natin ay ang tunay na awa at pag-ibig ng Diyos na nanggagaling sa kaniyang sakripisyo sa krus na inilalaan ng kaniyang anak para sa ating kaligtasan. Maibibigay ang lahat ng ito kung tayo ay totoo sa ating puso at sa ating adhika. Mas banal bang tingnan ang nagsimba na napakaganda ng damit sa nagsimba na nakatsinelas? Who knows? Sinong makakaalam kung hindi ang Diyos na tupitingin sa puso ng tao? Mas banal ba yung paring nagmimisa kesa sa inyo na nagtitinda? Who knows? Only God can tell. At manifestation ng puso mo ang siya lamang makapagsasabi kung ano ang tama na nakaugnay sa paningin at pag-ibig ng Diyos. Ilabas natin kung ano ang tunay na nasa puso ng bawat isa. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mulat sa ating pagiging hindi karapat-dapat, itinataas natin ang ating mga isip at puso sa Diyos Ama at inilalahad natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway isa puso ang gawain ng pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway magpakita ng tunay na malasakit para sa katarungan, dangal, at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga nagtatrabaho sa media, naway akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong ang pinahahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga may sakit naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas at kasiyahan. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga tapat na yumao, naway bigyang gantimpala ng Panginoon sa kanilang tapat na paglilingkod ng walang hanggang kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin at paglingkuran ka sa Espiritu at katotohanan sa pamamagitan ni Kristo ang aming daan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan niya na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Thank you.
itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tangkapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng tapat na pagsamba sa iyo na tumanggap kay San Ignacio bilang trigo ni Kristo at tinapay na dalisay sa pagtitiis niyang maging martir mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Ignacio ay parangalan, siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kaniyang matularan ang iyong anak na naghai ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa ka niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalobad mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo iyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang ating poong Nazareno. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, that I may hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Oh, how I need you, my Jesus, this night of exile. Stay with me, my Jesus, the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Announcement: available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa tinapay mong bigay, ngayong kapanganakan ni San Ignacio sa kalangitan, ay magkamit nawa ng iyong lakas para maging Kristiyano sa turing at gawain sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aaral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,